In hot copy this morning, police unit in charge of investigating fellow officers engaged in illegal activities laments the lack of funding and equipment to probe rogue cops. That's amid drug recycling allegations grappling the country's police force. The PNP IAS, or the Internal Affairs Service, meanwhile now want to split from the power of the PNP chief. But that's just one of the many issues that we will be discussing with the PNP IAS. We have with us Director Alfergar Triambolo. Inspector General, good morning to you, sir. Magandang umaga. Good morning din, Ma'am Karen, at maganda din sa ating nanonood ngayon at taga-subaybay ninyong programa. All right. Ang natuklasan ng Internal Affairs Service when it comes to the issue of drug recycling and ninja cops is, tama ba ito, sir? Criminal charges to be filed against former PNP Chief Oscar Albayalde and the dismissal of the 13 ninja cops. Tama ba to? Yes, ma'am. Okay. Ganito po, ma'am, no? Yung kaso sa Pampanga ay under review po ng PNP ngayon. At yung mapatunayan na whitewash nga yung investigasyon sa Pampanga, ito ay isa subject ng summary dismissal ulit ng Internal Affairs Service. Oo. Pero ano ang una niyong rekomendasyon? Hindi po hinahawakan ng IAS po yung sa Pampanga po. Ang may bago ngayon, itong apat na kasama doon po sa 13 na nilipat doon sa Mindanao para makontent po sila, mamonitor, ay biglang nalipat sa Antipolo City at gumawa naman ng the same modus operandi nung ginawa okay. nila sa Pampanga. All right, so let's clarify that for our viewers. The Internal Affairs Service, which is your section, which you head, essentially ordered 4 of the ninja cops to be reassigned in Mindanao. Tama Hindi po, yun ang programa po ng PNP, no? Kasi lahat ng mga ninja cop at tinatapon doon sa Mindanao para sila ay makontain po doon. So yung buong 13 ay itinapon doon. Opo, ma'am. Ngayon ang palisya, minomonitor po yun sila, no? Na hindi makabalik dito sa Luzon, no? Para ipatuloy yung kanilang mga masamang gawain. Kami nagulat dahil noong May 14, no, ay itong apat sa 13 noong sa Pampanga na incident ay nalipat po doon at gumawa naman ng kalukuhan. Oo. Kaya ito ay sinabjik ng summary dismissal proceeding ng Internal Affairs Service at sila po ay aming nirekomenda ng madismiss. Okay. First, pangalanan po ninyo ang apat na ito na dapat ay nasa Mindanao and yet were transferred to Antipolo and then got involved in another drug bust controversy. Ito okay. po si, ang kanilang team leader po doon ay si Police Lieutenant Joven de Guzman Jr., okay. Police Master Sergeant Donald Roque, Police Master Sergeant Romel Vital, at Corporal Romeo Encarnacion Guerrero Jr. Okay, so who transferred them to Antipolo? Yun po ang malaking katanungan, ma'am. Because, no, but wala bang paper trail to? Pwede po malaman yan, ma'am, doon sa aming tawag na DPRM, yung aming Directorate for Personnel and Human Resource Record okay. Management. If you discover kung sino ang naglipat sa kanila sa Antipolo, will that officer in charge be accountable or liable? Yes, ma'am, because it against the existing rules and regulation at may karampatang parusa yan na disgrace irregularity in the performance of duty. Were they transferred during the time of Albayalde? Palagay ko po, ma'am. Okay. Would it be possible that it was PNP Chief Albayalde who transferred them from Mindanao to Antipolo? Ang order kasi sa on record, ma'am, no? Usually ang DPRM po ang pumipirma ng kanilang order. Ang DPRM means? Yun po yung Directorate Personnel and Record Management okay. ng PNP. And sino ang DPRM? Ito ay pinamunuan ngayon ni Major General Cobos.
Lindon Cobos. Lindon Cobos. Cobos. Okay, C-O-B-U-S. Yes, is that ma'am. Correct? Yes, ma'am. Pero does he have the... He can sign it, but does he have the actual authority to order it and make the call? Meron pong order po, ma'am. No? That is in behalf of the hierarchy of the PNP. Okay, have you investigated Cobos? Not yet, ma'am, no? Kasi kakatapos lang namin na dispose po yung kaso nitong apat, uh-oh, no? At titingnan po namin ngayon yan, no? Kasi okay, isang violation po ng existing rules. So sa apat na police officers na ito, na ninja cops, na natuklasan yung mula Mindanao, inilipat sa Antipolo, you recommended summary dismissal? Yes, ma'am. We recommend na i-dismiss sila sa serbisyo sapagkat marami po silang nilalabag na... Actually, that is not only administrative, yung misconduct, but it amounts also criminal offense because may violation of domicile, mayroong planting of evidence, and etc. Oo. And itong planting of evidence, what did you say was the other one? Yung ito ay violation ng domicile, yung nagsisearch na walang warrant. Searching without may a warrant. May mga perjury sapagkat sinabi nilang may barangay captain na kasama na hindi naman, wala naman. Oo. Ito ay pag-attempt also sa pagpatay doon sa suspect. Yeah. Na. So it's essentially the police officers breaking the law. Yes, ma'am. Okay. Ang tanong is this. If you had recommended summary dismissal and the filing of criminal complaint, no, because it's already part in the bigger case, apparently, they were not dismissed. Is that correct? Anong nangyari dun, sir? Ma'am, ang decision ay kakalabas lang nung Monday. No? Okay. No? Upholding yung aming dismissal sa tatlo pero suspension lang po doon sa isa yung kanilang team leader na si Lieutenant Joven de Guzman Jr. na ginawa lang ng suspension ng 59 days. Sino ang nagsabi na suspended lang yung team leader? Ang nag-decision po ay yung ating OIC Chief PNP, no? Ang kanyang rason bakit niya ay suspended lang po dahil lang ang charge daw ng IAS, no, laban kay Joven ay command responsibility din lang. So ayon sa Napulcom circular na aming sinusunod sa pag-dispose ng kaso ng police ay ito ay may parusa lang ng hanggang 60 days, no? Okay. Pero bakit paparusahan yung team leader ng 60 days lang samantala yung mga miyembro ng team niya i-dismiss ni OIC Gamboa? Does that make sense to you? Ganito, ma'am, more on technicality, no? More technicality kasi meron kasi tinatawag tayo ng due process, no? Naintindihan ko po si Sir Archie, ipakiginagalang ko siya at hinangaan na isang namumuno sa PNP na magaling, no? Nakalimutan lang siguro niya yung mga basic principles ng ruling ng Supreme Court na hindi mahalaga po yung designation ng offense sa charge. Ang mahalaga na yung kanyang irregular and illegal acts ay napaloob doon sa body of the complaint. At nabigyan ng pagkakataon ang akusado o respondent na sagutin po yung nakasaad po doon sa body of the complaint. At sinabi din ng Napulcom, hindi mahalaga pwedeng maparusahan ng ibang kasalanan ang police pag ito ay nasa napapaloob din po sa body of the complaint, no, similar sa Supreme Court ruling. So dito ang nangyari, although na charge siya ng command responsibility kasi sapagkat ang pag mayroong irregular at illegal acts na ginagawa yung kanyang mga tauhan, ang immediate supervisor ay mayroong tinatawag na command responsibility kasama po sa imbestiga. So yun po yung chinacharge, yung designation ng offense. Pero sa body of the complaint, nakita po yun na may direct participation po siya doon. So lumabas ngayon sa pagtapos ng paglilitis na mayroong conspiracy. So the act of one is the act of all. Kaya we recommend ngayon na i-dismiss pati si Joven de Guzman Jr. Is Joven de Guzman, who is the team leader ng apat sila, no, nung tatlong ito? Actually, pito yun po sila, ma'am. No? Apat lang ang involved doon sa Pampanga dito. Sa Pampanga. Oh. Pero sa Antipolo, yung problema sa Antipolo, pito sila. Pito sila, ma'am. Oo. Ang tanong ko,
Is he claiming na hindi niya alam ang naging aksyon ng kanyang team members? Hindi, ma'am. Kasama po siya sa operasyon. So bakit mas malala ang parusa ng mga team members na dinismiss? Or lahat ba sila 59 days lang? Hindi po, ma'am. Dinismiss po namin lahat. Oo. Pero pagdating po sa... Kasi recommendatory lang kami. Pagdating po sa final decision, ay lahat ng anim ay na-dismiss at ang pito, ang isa, si Joven, ay 59 day suspension lang. Yun nga. Pasensya ka na. Tanong to ng hindi naman ako, hindi, I don't know the process in the police force, but the ordinary citizen will ask, it doesn't make sense na tipong ang team na-dismiss at ang leader 59 days dismissal lang. Tama ba yun in principle? Kumbaga, hindi ba dapat ang team leader ang pinakamatinding parusa? Bakit mas matindi na lahat dinismiss ni OIC Gamboa, pero yung mismong team leader ay ginawang 59 days lang? Ang naintindihan ko sa kanyang paliwanag, ma'am, ay na bigyan ng due process. So ba't yung ibang hindi binigyan? Ma'am, ibig sabihin, ma'am, yung kay Joven kasi, ang charge ng Internal Affairs Service doon sa designations of the offense ay least grave neglect of duty lang as bilang supervisor. So, ang bilang lawyer siguro din, no? Gusto niya na ibalik sa Internal Affairs Service para bigyan ng due process. Mm-hmm. Hindi na po kasi kailangan na bigyan ng due process kasi nabigyan na po siya ng due process, no? Kasi sabi nga ng mga rulings, ang mahalaga, alam niya kung ano yung kasalanan niya at sumagot siya. So yun po, hindi mahalaga yung designation because that is technical descriptions of an offense. Okay. Hindi po yun yung kanyang asunto. Uh-huh. Ang asunto niya nando doon, nakapagsaad doon sa body of the complaint. All right, to remind the viewers, ano ang ginawa ng team ni Joven de Guzman, no? In Antipolo again. Ganito po, ma'am, no? The same modus operandi, no? Itong isang suspect allegedly, no, na anak din ng pulis na naka-assign sa kamkrame, ay ito ay nagpapalinis ng kanyang sasakyan. Ito ay tinawag nila yung iba na kabonet. Nakatunog po siya dahil nakalata siya bakit siya papasukin doon, nakabunit yung doon sasakyan, kaya tumakbo po siya at ito siya ay pinagbabaril at ang kanyang mga sasakyan ay maraming tama. Uh-oh. Was so, Joven at the scene of the crime? Sila pong lahat po, ma'am, no? Kahit sila nakabunit pa yung iba, sila po yung grupo. In fact, inamin nila na sila sa kanilang sagot, no? At yung hindi nila naabutan, pumunta po sila sa bahay, naabutan yung ka-live-in partner dito. At doon, naglagay sila ng droga at nag-search sa bahay. At inamin nila to? Hindi po, ma'am. Sabi nila legitimate bypass operation daw, no? So, kinuha po yung kanilang mga personal na gamit. It seems to me, based at least on your... what you're sharing today on Head Start, matapang ang Internal Affairs Service ng PNP. It seems to me that you want to do your investigations independently, right? Yes, ma'am. Ito po nga ang hiniling kahit na po yung unang namuno sa akin because ito ay nag-exist na ng 1999 ang Internal Affairs Service, no? At meron pong Executive Order 101 ng then President Joseph Estrada dahil gusto niya to address all for misconduct sa PNP organization, interimly created po ang IAS. Ito ay binibigyan niya ng kapangyarihan na mag-adjudicate, meaning Oo. Disciplinary authority. Oo. Pero nung nag-issue ang National Police Commission ng implement IRR, kasi sila po yung nag-implement ng batas, hindi po nila ito binibigay. Ah. At year in and year out, ini-insist po to ng mga taga-Internal Affairs Service na bibigyan. Kasi nakikita namin sa aming mga survey nung aming binigay sa kanila for implementation. Meron nga kaming nirekomenda na 500 na dismissal, pero 100 lang ang inactionan at nare-reverse pa kami, no?
So ang ito nga yung hiningi namin na matagal ng panahon sa National Police Commission. So clearly you have recommendatory powers. You want to investigate fearlessly, and I mean with the way you're speaking, but it seems that at the end of the day, when the PNP chief doesn't choose to follow, like ito si OIC Gamboa right now, you suggested dapat i-dismiss yung Joven de Guzman sa Antipolo. And what he decided was a 59-day dismissal. It's like really a slap on the report. Hindi lang po, ma'am. Kasi mayroon po ding regional IAS po kami, no? Oo. Na recommendatory din doon sa mga regional director ng Police Regional Office, no? Recommendatory lang din kami. Ito nga yung nakasinasabi kong nakadismaya because we are risking ourselves in front. And then, pinagtatawanan lang pala kami kasi hindi naman, pwede naman palang patulogin yung kaso at babaguhin. Uh-oh. So walang saysay po yung aming ginagawa. At yung maliban pa nito, ang yung nasa sa lalo na sa regional offices nag-evaluate ng recommendation ng IAS ay hindi naman din mga lawyer. Kaya masakit talaga sa amin, no? Ba, sino o ano ang pwedeng magpabago sa sitwasyon ng IAS? Is it Congress? Do you need the Senate Blue Ribbon Committee recommendation? What would you need to be empowered? Ganito po, ma'am, no? Para masakalaman ng ating mamamayan, ang PNP ay nag-i-improve, no? Sapagkat ay na-institutionalize na yung kanilang integrated transformation program na in-enhance dito sa tinatawag na Patrol Plan 2030, Peace Agenda for Transformation Upholding the Law, kung hindi in-improve po yung good governance, accountability, and transparency. In fact, ang trust rating sa mga survey, since in-adapt itong performance government system, ay very good po yung trust rating ng PNP. So ngayon ay gusto natin itong ma-sustain sapagkat ang layunin ng PNP na magkakaroon tayo ng peaceful community, better to live, work, and do business, no? Toward economic progress and development kasi yun yung foundation, ma'am. Yeah. So kailangan po yung strong, independent, and autonomous IAS po. Kasi ang internal affairs service po, hindi lang po yung nag-imbestiga at nag-monitor sa mga tiwaling kapulisan, no? Na hindi nakakatulong, dapat sabdakan natin. Ang pinakamalagang pinapunction talaga ng internal affairs, no? Katulad ng ibang bansa, yung tinatawag nila inspectorate nila, no? Katulad ng sa London, yung Her Majesty Inspectorate mo kasamilyari. Independent. Yes, ma'am. Ito po yung nagkakandak ng regular inspection to assist the effectiveness and efficiency ng performance ng ating kapulisan. Oo. At nagkakandak ng yung audit, no? Katulad ng National Audit Office ng UK, para tingnan po yung capabilities and operational readiness to address dito sa insurgency, terrorism. Disasters, emergency, at high amount of organized crime. And to serve without fear or favor. Yes, okay, so you found an advocate in Senate President Tito Soto, which is quite good. Yes, ma'am. Because ang nangyari is he filed a bill. It's either he'll filing or he's filed it, that he wants to make the Internal Affairs Service independent from the PNP. So that's good of Senator Tito Soto to do that. Ang sabi ni Senate President Tito Soto, I'm drafting the bill, I will consult Senator Lacson, and he wants to separate the Internal Affairs Service, right? From the PNP leadership, and it should be under the office of the president. Do you agree? Yes, ma'am. In fact, yung inspectorate ng UK ay nasa Her Majesty. Pero yung aming purpose, ma'am, kahit na Inspectorate Investigation Bureau under ng DILG, sapagkat itong DILG ay concern ng public safety. Nandyan yung kanila, yung fire at saka yung BGNP, no? At dito, dahil civilian organization po yung PNP, at sinabi po ang wishes ng tao na i-administer and control ito ng National Police Commission, no? Ito it sanang mga kontrobersya na nakakahiya sa ating kapulisan sana.
na-involve po yung CPNP. Doon sa ibang bansa, ang kanilang police commission ay may authority na to direct, to force resign or retire po yung kanilang CPNP. So hindi na maabala po yung presidente natin at saka kongreso na mag-imbestiga po dito. And I think you should stress that kasi sa Pilipinas, lumalabas ang PNP chief. Either nagre-resign pag naimbestigahan sa Senate Blue Ribbon Committee, or tatanggalin ng presidente, or hihingi ng pangulo na mag-resign. What you are saying, Inspector General, is sa ibang bansa, ang Internal Affairs Service independently may kapangyarihan para tanggalin sa trabaho ang PNP chief. Tama ba ito, sir? Ma'am, sila po yung nag-recommend doon sa kailang komisyon. Kasi katulad din sa atin, yun ang gusto ng tao, ang National Police Commission, siya pong mamamahala ng PNP natin. Pwede pa din ang Internal Affairs na recommendatory sa komisyon. Okay. Powerful ba? Makapangyarihan ba ang NAPOLCOM ngayon? Because based on your proposal, you want to limit the mandate of the NAPOLCOM to either a constitutional policy-making body or the administrator of the PNP. Ano ba ang kapangyarihan ng NAPOLCOM ngayon? Ang NAPOLCOM, ma'am, ay nagdo-duplicate din sa function ng Internal Affairs Service. No? Meron din silang din. Oh, ma'am, kasi bilang administering body, policy-making body, hindi po sila actual na nag-imbestiga. Hindi sila actual nag-inspect, hindi sila naggagawa din ng kanilang sariling crime prevention sapagkat ito ay meron naman sa PNP. So dapat sila po ay gagawa lang talaga ng policy and standard ng professional conduct para maging gabay ng namumuno sa PNP toward achieving their goal. At yung Internal Affairs Service na hiwalay din para po ito siya yung operating arm ng NAPOLCOM. Para may check and balance, ang IAS ay pwede lang recommendatory sa NAPOLCOM at sila po yung ay magdi-decide bilang administrator. Para may check and balance tayo. Tama naman, parang mas malinis ang sinasuggest mo na parang chain of command. Yes, ma'am. So, the IAS should not be under the PNP, so you can investigate the PNP independently. Yes, you can investigate corrupt policemen, right? Those who break the standard operating procedures. And then whatever the findings you recommend to the NAPOLCOM. Yes, ma'am. Ang sinasabi niyo ba, sir, the NAPOLCOM can fire right away? Dapat bigyan po, ma'am. Sa ngayon, wala po, no? Kasi makikita niyo naman, mas malakas ang mga opisyal sa PNP kaysa kung mga commissioner. Makikita nyo sa mga proceedings ng turnover, nasa at the backlog po yung mga commissioner po. No? At ang maghirap nito, what if ang PNP chief, kamista niya, kabatch niya, yung policeman involved? Kaibigan niya, bata niya. Yun na nga po, ma'am. Kasi sa National Police Commission ay binabawalan po yung galing sa military or sa police na maging head ng commission. Pwede po siya isang member, no? Kasi ito ay parang collegiate body, no? Mayroon din yung private sectors, mayroong women's. Mm-mm. So ganun po yung composition ng National Police Commission. Okay, we have a few minutes to go. Inspector General Triambulo, ano ang panawagan mo kay OIC Gamboa regarding the case of isipin mo itong ninja cops, number one. They've broken already a rule. They've broken the law, essentially, well, the rules of the PNP by they were supposed to be assigned in Mindanao. They were already transferred to Antipolo, which is anomalous in nature already. And then they do another suspected criminal act in Antipolo. And instead of OIC Chief Gamboa, I mean, the PNP Chief Gamboa, supporting your report is, I mean, how does it look? He did not dismiss the team leader. He suspended him for a mere 59 days. Parang nagbakasyon lang yung tao. Actually, ma'am, nakasuhan na po ito ng criminal po sila, no? Ang dito naman sa issue dito sa pag nabago po yung naging suspension lang po
meron po din siyang dahilan po ano ayon sa kanyang pagkakaalam ng tinatawag na due process. I know, pero, but you explained it already. Yes, ma'am. Pero, so anong panawagan mo sa kanya? Ganito na lang po, ma'am, para talagang appropriate po yung penalty ng team leader, no? Kami na lang po mag-file ng motion for reconsideration na baguhin po yung decision sapagkat although ang charge ay ito lang, designation, but it's not controlling in accordance with the Supreme Court ruling and the rules issued by Nanapulcom governing sa pag-adjudicate ng kaso. Hindi ka ba natatakot? I mean, as clearly as the IAS sheet sa totoo lang, ma'am, one week pa ako nag-assume, tinatakot na po ako. At in-inform po nga si former CPNP Bato de la Rosa, no? Sabi niya na, anong kailangan mo? Ganyan ba? Sabi ko, hindi, sanay na tayo dito. Kung papansinin ko pa, dagdag lang ng stress, trabaho na lang ako, pagprimo na lang ako, sabi ko. Ang amin lang panawagan, ma'am, na ang Internal Affairs Service kasi hindi fully organized. Until now, for 20 years, nag-exist siya as interimly created pursuant to Executive Order 101. Yeah. So ngayon, ay talagang pagdating ko po dyan, ay walang equipment, walang training. At yung taong nilalagay sa amin, binabato lang yung mga... At ang IAS kasi trabaho ay technical, no? Kasi managerial po yung pag-assist ng performance, no? At saka yung quasi-judicial itong pag-dispose ng kaso. So kami ay humingi ng 50 lawyers na hindi naman kami binibigyan. Ito namang magkakandak ng inspeksyon namin walang training at walang experience and skill dyan. Kaya baguhin po yung batas, no? Para kasi sabi ko, hindi natin maabot po yung kapayapaan, no, na minimithi natin by 2030 kung wala po strong IAS. Kasi itong strong IAS, pamagitan ng kanilang inspectorate function at saka pa disciplinary function, ito po'y magtutulak ng ating kapulisan para maabot po yung kanilang minimithing kapayapaan sa All ating iponan. Right. Well, you have my support on that. I hope that you get it. And good luck to you, sir. I hope you succeed, Inspector General Triambolo of the Internal Affairs Service of the PNP. Good luck to you, sir. Thank you po, ma'am. Okay.